Yung nag-start ako tumugtog, siguro way back, grade 6, no? And ang nag-introduce sa akin sa music was yung brother ko. Medyo nadadrawn ako towards sa mga guitar players. That's why decided ako na mag-play ng instrument. And ako yung typical guy na may hawak na tennis racket. Okay, naharap ako sa lamin. Tapos mag-pose ako doon. Tapos yun, feeling ko rockstar na ako nung time na yun. I started out as a rhythm guitar player. Okay. Yung mga, siguro mga 14 years old ako nun, ano? And yung mga kabanda ko was like 28, 30 years old. Masasabi ko siguro na yung music ay isa ng part sa buhay ko. Sabi nila, kwento nila sa akin, parang mga 3 years old pa lang daw ako. Parang yun, nag-start na rin ako makitugtog. Siyempre, bata, out of curiosity, tumira kami kasi doon sa lola ko. Ever since, gusto niya talaga ng music. So, may piano kami sa bahay na kasing tanda ng dad ko. Basta naalala ko pa noon, pag brown out, doon siya mag-start mag-piano. Tapos pag start siya mag-piano, she would play the pieces from her head. Sagawan ko na siya. Lola ko naman. For me, parang ano siya eh, it was a window na kumaga talagang tatahakin ko. Tulad na ang pangkaraniwang masikero, sina Chad at Abby ay nahilig na sa musika sa kanilang kabataan. Parehong mahigit isang dekada nang tumutugtog, sila ay kabilang sa bandang Eternal Now at Fusebox. Dalawang bandang nagpakilala ng progressive rock music o prog dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang prog? Papasok ang keyboards and everybody comes in. Para sa akin, ano bang description? Parang pompous rock ang dating sa akin. Parang genre ba to? Para sa akin, rock lang to na pinahirapan eh. For me, it's the new classical eh. Di ba pag nakikinig tayo ng classical, kind of hard to understand pag minsan. Parang technical music. Yun nga lang, hindi siya ma-digest ng normal na tao pag unang napakinggan. Kasi nga medyo, may mga ini-explore silang mga concepts ng music na medyo challenging. Yun yung nakaka-amaze sa prog. Na parang kapag pinakinggan mo, parang imposible nang pakinggan ng gawin ng limang tao or tatlo or dalawa. Kasi dalawang tao nga lang, may gusto kayong gawin na sasabayan. Kailangan nyo pakisayuhin mabuti, paano pa kaya yung lima kayo, or, di ba? Sabi nga nila, ang progressive music is parang thinking man's music. Okay, so, yun nga, masyadong maraming nangyayari. Komplikado siya. And hindi siya basta-basta magagawa, okay? Kung hindi mo siya aaralin. Ito yung pagsanib puwersa. O, diba? Lalim. Parang anong mangyayari pag pinaghalo ko to, ito, ito, ito? Anong mangyayari pag kinuha ko to, ito, ito, ito? Pag-fuse talaga ng individual styles tsaka individual genres ng bawat isa para makabuo ng isang panibagong music. Okay? Pero hindi lang yun tamang chop suey.
malawak para sa akin yung prog. Kaya the word itself, progressive. It's nagpro-progress siya. Progressive because it's not stagnant. It's always moving. Kailangan nararamdaman mo kung saan siya pupunta. So, hindi mo siya sasabihin lalakas o hihina, pero parang nararamdaman mo siya nag-move. Ba, siya una, mellow, malungkot. Tapos maya-maya parang, ay, humihingi na yung tugtog. Close your eyes, nagiging visual siya eh. Kumbaga, it actually tells you a story. Even yung mga instrumentals, believe it or not, may mga images siya eh. Mahaba siya kasi meron siyang storya. Okay? Doon ako natuwa. Listen, nagugulat ka, uy, biglang nag-mellow. Next song na ba yun? O tumalong ba yung season? Pero hindi, isang ganda pa lang pa. 1970s nang sumikat ang prog sa Britanya. Ang mga bandang tulad ng ELP, Genesis, King Crimson at Yes ang tumulak sa kakayahan ng ordinaryong rock music. Hinaluan nila ang rock ng mga elemento ng classical at jazz music. Napatunayan nila maaari pala itong maging isang sining. '80s naman nang sumikat ang punk rock na pumatay sa prog sa Britanya. Sa simpleng musika ng punk, kahit sino maaari maging musikero. Kaya naman napawi ang interes ng mga tao sa prog at unti-unti naglaho ang mga tumutugtog nito. Nakakalungkot ang nangyari sa prog noon. Buti na lang, hindi doon nagtapos ang kwento ng prog. Ang prog ay nabuhay at nagpatuloy sa mga bagong mga tumututog nito. Ito ay binuhay muli ng Dream Theater at Rush sa Amerika at mga bandang Eternal Now at Fusebox naman sa Pilipinas. Nung una ko narinig yung progressive rock, na yung feeling ko was parang tinatawag niya ako eh, na ito yung boses ko, ito yung boses na hinahanap ko. Kumbaga, it allowed me to express myself in ways I normally can't. Nakikinig ako ng mga pop rock, nakikinig ako ng mga punk. Hindi available yung mga ibang bagay, yung expressive power na nabibigay ng prog eh. I would say progressive music is also a way of life. Kasi parang we breathe yung music na to eh. Even though, you know, alam kong sikat yan, alam kong probably may pera dyan, alam kong mas malaking chances na sisikat ako dyan, hindi ko pa rin ginawa kasi hindi ko nahanap yung sarili ko dun eh. It was never our objective na maging pera yung tugtugan. Maraming wala sa prog. Maraming wala. Wala dito yung sex, drugs, and rock and roll. Wala dito yung girls. Wala dito yung fame. Wala dito yung glitz and glamour. Pero, nandito yung sarili ko. At para sa akin yun, isa sa mga pinaka-importante. May paninindigan ka, may paniniwala ka. Ang sarap ng feeling na natutuwa ka sa ginagawa mo. I think the most important thing na ma-feel mo is that you share the music every time that you play. A majority ng mga nakikita namin mga tao noon, when we were starting, was... Parang, ha? Yung first gig namin, nag-walk out ako noon. So last note, walang reaction yung mga tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ginawa ko, nag-unplug ako, okay? Kinuha ko yung gitara ko. Naglakad ako. Ako ang unang-unang bumaba ng stage. Umupo ako. Pag upo ko, dun pumalakpak yung mga tao. Hindi ko alam kung na-amaze sila dun sa pag-upo ko or dun sa tinugtog namin. Ganon ka parang, alam mo yun, siguro nag-freeze yung utak nila enough na, what's this? Mabagal yung process na gumagawin parang, what the hell happened? Huh? Tapos na ba? Hindi ko masabing naiintindihan nila eh. Minsan may lumalapit sa amin, sir,
Hindi ko naintindihan yung tugtugan nyo, pero gusto ko. But as we matured, we realized na kaya ganun yung reaction ng mga tao kasi nga hindi pa siya laganap, hindi pa siya alam. And it was up to us na parang i-spread to, kumala to, at ma-realize nila anong klase ng music ito. Kami, we've been doing this for 10 years. Hindi naman natin pinipilit yung mga tao na tangkilikin nila yun eh. Kasi bawat tao naman talaga may ganyan-kanyang takbo ng utak yun eh. Tsaka appreciation. Kahit kapatid kita or kahit tayong lahat dito sa loob magkakapatid. Eh, pagkakaiba tayo ng takbo ng utak. Yung sa amin is giving them an opportunity to have an option. Na pwede pala yun. Alam yun, kumbaga sa exam, multiple choice. You're just making them aware of what the other things there are na pwede nilang pakinggan or makita. As long as we have something to corrupt or experiment at, tutuloy pa rin namin to. So, more on self-satisfaction na sana nag-rub off din sa audience na pati rin sila sana nasa-satisfy. Sa amin, hindi na kami nag-expect na maintindihan kami ng tao. It's still the media kasi right now that dictates the music eh. Or kahit hindi music, eh, kung ano yung gusto mapanood, kung ano yung, sila pa rin eh. People from record companies and radio stations have this term, masyadong mataas. Pero still, nag-pursue kami dun sa gusto namin. The musicians appreciated the musicianship. But for normal people, who just wanted to listen to music, yung okay lang. I think it's marketing. You can get away with anything if you market it properly. And I know it sounds like a manipulative thing, but that's what marketing is, that's what business is. It's only lately na okay yung mag-market ka ng banda. So basically, from a business perspective, the industry is in good shape in the sense na kung banda ka, pwede kang bumente. Now what kind of music you play, of course, that's another story. Although I must say that because it's healthier now, if you want to be in a prog band, there is hope because yung audience audience lumaki na eh. Nakatulong din siguro yung ano, internet number one. Kasi nung panahon namin, ang hirap maghanap ng prog album. When I was trying to learn, it's Guitar Player, Guitar World magazine, and going to the library. Access to educational material is mas madali for kids now eh. What is sweep picking? YouTube mo lang, you'll find it. Before, if I wanted to learn how to sweep pick, I'd have to wait for the column. Next month, sweep picking arpeggio. Pahirapan dati, trying to learn stuff. Ngayon, the information is everywhere. So instead of going to the library, just go on the net. You want to learn about theory, it's all there. So technically, yung level of musicianship now of the kids compared to when I was growing up, the level is definitely a lot higher. Daming nagsasabi ngayon eh, hey, mga bata ngayon, sobrang, ikli ng attention span. As a result, yung mga kantang pinapatugtog sa radyo is something na what? Madaling may hook, madaling ma-LSS yung bata. Madaling, alam mo yun, matandaan siya talaga. So it evolves with lyrics and simple chords and simple melodies, diba? With prog kasi, as much as possible, sa lahat ng mga nakakapakinig sa amin, nakakatuwa kasi they tend to analyze music in a different way. Tsaka pag nakikinig kasi ako ng prog, parang ano eh, parang tinuturuan na rin ako eh, nung pinapahinga ko. Sabi nga nila, nakakatalino rin yun eh, yung tipo makikinig ka nang hindi ka sanay, you tend to learn something new, so mag-expand yung horizon mo, para makarinig ka naman ng kakaiba. I guess kapag nag-start ang tao na makinig at ma-expose dito sa ganito music, pwede mag-iba yung pananaw. It actually pushes me even harder in my playing. Kumaga, pump a little more gas. Sa akin, personally, challenge eh. Kasi nung panahon na yun, parang ano to, hindi masyadong mahirap to para sa akin. Na I figured na if I pursued this type of music, it would help me improve. Kasi with prog, minsan tutugtugin mo tapos teka ba't parang malito pero tama, minsan mapapaaral ka, ah kasi pala ganyan yung progression na ganon. Kumbaga may kasamang learning eh sa prog eh, hindi lang siya basta-basta pagtugtog. It's active music, kung may, it's if there's such a term, active playing, active listening, ganon. Filipino music
can be more than what it is today. We believe that we can push it further. Isipin mo na lang, ba't sa ibang bansa nagagawa nila? E tao lang din naman yung mga. I urge everyone to listen or kung banda kayo to try out, to experiment yung mga prog elements. Kasi masaya rin. Masaya rin na may konting palabo. Paminsan-minsan.